paminsalang bushfire sa Australia at California at ang nahulikam na pagsuwag ng toro sa ilang residente sa China. Yan ang iba pang balita abroad, tinutukan ni Maki Pulido. Naglalaro ng cards sa grupong ito sa Eastern China nang biglang dumating ang isang toro at sinuwag ang isa sa mga manlalaro. Pinasok nito ang garahe at winasak ang mesa, pinutumba ng toro ang isa pang tao bago umalis. Ayon sa mga saksi, tumakas ang toro ng tangka umano itong patayin ng may-ari. Wala namang lubhang nasugatan sa insidente. Hindi pa malinaw kung nahuli ang toro o kung tuluyan itong nakatakas. Nagngangalit na po naman ang sinubukang apulahin ng mga bumbero sa ilang bahagi ng Australia dahil sa mapaminsalang bushfires. Nabalot din ng usok ang iba pang lugar. May dalawa nang namatay sa sunog at marami na rin nasirang mga bahay. Pinalilikas ang ilang residente, lalo na mga nakatira sa bahagi ng Queensland. Lalong pinalakas ng hangin ng disyerto ang wildfire sa Southern California. Aabot sa 4,000 residente ang pinalikas ng mga otoridad mula sa Riverside County. There was a lot of smoke in the sky and there was some uncertainty initially about whether it would be a mandatory evacuation or not, and it was made mandatory with law enforcement cars coming around with red and blue flashing lights and broadcasting over a speaker that we should all leave. Isinara na muna ang ilang kalsada sa lugar dahil sa patuloy na banta ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.